putulan linya ng telepono o sinadyang putulin? Ang importante na alam na natin buhay ang mami. Pero saan natin siya hahanapin? At sino ang humahawak sa kanya? Dad, posible ho bang matrace natin kung kanining telepono ang ginamit? Hello. Hello, Jepe. Oh, si Juan Salgado ito. May natanggap kaming tawag eh, galing sa asawa ko. Pero hindi nasabi kung nasan siya. Pinutulan linye. Ah, sige. Hihintay namin, baka tumawag uli. Oh, salamat, Jepe. Thank you. Paano ngayon, ma'am? Di lalo silang magpupursiging hanapin niya sina Isabel. Ay, naku. Hayaan mo nga sila. Basta ikaw, bantayin mo lang itong mga ige. Tapusin nyo na kasi yan, dalawang yan eh. Nang wala na rin tayong iintindihin. Ay, naku, mami. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ma'am? Ibig niyo sabihin? Hindi niyo pa hahayaang mamatay ang mga yan? Maming, pwede ba ha? Mukhang nga mainip. Malapit nang merong sumunod kay Sandra. Pinatay mo si Sandra? Bakit? Hindi yung panabalitaan? Ang tagal na, no? Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Dahil wala na si Sandra. Wala na yung tinik sa lalamunan mo. Mas malaking tinik. At hindi lamang sa'yo, kundi sa buong pamilya mo. A-ka-o. Ako. Whew! Ay, ako. Ang telepono ninyo. Mula ngayon, malalaman natin kung ano mga numero ginagamit mga tumatawag sa inyo. From there, matitrace natin kung sino may-ari ng mga telepono. Sana tumawag uli si Mami para malaman natin kung nasan siya. Maghintay na lang uli kayo ng tawag niya. Samantalang yung mga tawag ko naman ho ay hindi tumitigil sa paghahanap. Umiyo ka dyan. Isarado mo yun. Isarado mo yun! Bilisan mo nga! Isarado mo na maigi. Simula ngayon, ha? Dapat itong mga kurtinan to nakasarado, ha? Naiintindihan mo? Cynthia, dyan lang kami nakikita ng mami. Kaya nga. Eh, ayoko eh. Wala naman kami ginagawang masama eh. Hindi ko nahihintay na meron pa kayong gawin. Basta simula ngayon, bawal ka ng sumilip sa labas. Naiintindihan mo? Alam mo kung ano mangyayari kapag sumuway ka sa gusto ko.
kay Cecil? Be a good girl. Masama ako ng gali. Mula nang mamatay si Sandra, maraming usap-usapan dito tungkol sa kanya. Tulad ng pagkawala ni Cecil. Ano yun na yesterday? Esperanza, may nabanggit yata si Sandra kay Cecil bago siya nawalang parang bula. Tungkol sa nawawala ninyong kapatid. Si Rosella, anay? Kilala ni Sandra kung sino si Rosella. Sa si Rosella. Sinulatan ko siya at sinagot niya ang sulat ko. Sinabi niya sa amin na natutuwa siya at nakilala niya kami. Kaya lang, abala naman siya sa pamilya niya at siya kamarami raw siyang ginagawa. Kaya hindi daw niya magawang bumalik dito kahit nang gustuhin niya. Kaya paano madadamay si Rosella sa pagkawala ni Cecil? Bakit di mo subukang sulatan ulit si Rosella? Para ano pa? Bakit kailangan mo pa siya sulatan? Eh, Dad, para malaman natin kung nasa Canada pa si Rosella o nandito na siya sa Pilipinas na hindi natin alam. Siya may kagawa ng pagkawala ni Cecil. Ganun ba? Baka naman gumagawa lamang ng kwento yan si Sandra para hindi natin siya mapagbintangan. Pero Lola, bakit alam niya yung tungkol kay Rosella? Si Sandra pa. Eh, lahat naman tungkol sa atin, alam niya eh. Tsaka isa pa, Esperanza. Nasa Canada siya. Doon na siya nakatira. Eh, hindi yun basta-basta babalik dito na hindi natin nalalaman. Maayos naman niya tayong tinanggap, di ba? Kaya, wala akong nakikitang dahilan para gawan niya tayo ng masama. Kung namumuhay na siya ng tahimik kasama ang kanyang pamilya, huwag na natin siyang idamay sa problema natin. Cynthia, pwedeng magtanong? Tungkol saan? Kay Regina. Gusto ko lang malaman ang naging buhay niya. Nila ng pamilya ko nung wala ako sa piling nila. Ayusin mo muna yung pagmamasahe mo. Yan. Sa bagay, wala namang mawawala sa akin dahil pareho na kayong umiikot sa palad ko. Ay. Paako naman, dali. Well, ayon sa
research ko, nalaman ko na Cecil ang pinangalan sa kanya ng mga kinikilala niyang magulang. Naging malupit sa kanya yung naging tatay-tataya niya na si Joaquin. Joaquin Montejo. Dating mayor yun. Mabuti na lang, nakilala siya ni Esperanza. Ayun, edi iniligtas na siya sa mga kamay ni Montejo. Tapos yung nagsama-sama na sila. Hindiin mo naman, ano ba? Paano nila nakita ang ama nila? At ang mama, paano niyong nalamang buhay sila? Ay, nako. Saka mo na lang malalaman yun. Sa ngayon, yun na lang muna. Pwede? Pakidiin-diin na naman? Kalatoy-latoy mo, masahan. Nung huli kong nakita si Regina, sanggol pa siya, kalong-kalong ko. Wala pang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero ngayon, dalaga na siya. Hindi ko man lang siya nasamahan sa kanyang paglaki. Hindi ko man lang naibigay sa kanyang kalinga ng isang ina. Hoy! Pwede? Ikaw magdrama dito? Dramahan pa ako nito. Sige na! Tuloy mo na yung pagmamasahe mo. Diinan, pwede? Sa kanya ngayon, Lola. Ano na kanya nangyari dun sa mga ari-arian ko nakuha ni Sandra? Mababawi pa kaya natin? Siguro naman makukuha na natin yung lalong-lalo na ngayon na patay na si Sandra. Huwag ko kayo mag-alala, Lola. Kapag ka nagkausap kami ni Cynthia, makikibalita ako sa kanya. Medyo nagkaroon lang kami ng personal na problema. Anong problema yun? Wala ko yan, Lola. Huwag niyo naintindihin yun. Ako na kung bahala kay Cynthia. Pag nagkausap kami, sabihin ko pumunta na lang siya dito. Mami? Anak! Anak, buksan mo ang bintana. Mami, pinagbili na kasi ako ni Cynthia na huwag ko raw bubuksan to eh. Natatakot kasi ako baka pag binuksan ko, baka ko anong gawin niya sa ating dalawa, Mami. Anak, susulatan kita. Sa sulat tayo mag-uusap. Opo, Mami, mahal na mahal ko po kayo. Anak, mahal na mahal din kita. Anak, mahal na mahal kita. Psst! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka man dito! Pasok! Esperanza, may balita na akong tungkol kay Cecil. Ho? Ano ho yan? Ano nangyari, Tay? Dinala raw siya sa isang klinika para patignan sa doktor. Paano nangyari yun? Sino nagdala sa kanya doon? Inilarawan ng doktor kung sinong kasama ni Cecil. Ang description niya sa babae, tumutugma kay Attorney Cynthia Salazar. Thank you.